Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan na naman. Dito sa kakilakilabot na panalangin ni Kibuloy na talaga namang nagtitrending ito sa abroad ngayon. Ito na. Magandang umaga po. Magandang tanghali. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroroon na parte ng mundo ay naway nasa mabuti kayong kalagayan. So kahapon po ay mayroong nagpadala sa akin ng isang video na tungkol po ito sa samahan nga po na itinatag ni Apollo Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Nagre-request ito na talakayin nga natin itong paksang ito, no? At so pinanood ko yung video at nang mapanood ko nga yung video na ipinasa niya sa akin, talagang ako po'y nagimbal dyan sa kanyang grupo dahil talagang ipinapakita ni Kibuloy na siya po ay isang antikristo. Ganon? Well, marami namang antikristong naglipa na sa mundo. Maraming antikristo, pero itong 666 ang pinakamakapangyarihang antikristo bago tumating si Kristo, no? At alam nyo naman kung sino po yung tinutukoy natin kung kayo po'y laging nakasubaybay sa ating channel. So itong si Apollo Kibuloy ay masasabi po talaga nating isa dyan sa mga antikristo na yan. Ay ganon? Ibig sabihin talagang confirm si Kibuloy ay anti-ano? Okay, continue. Hindi po tayo humahatol, ano? Siya rin po kasi ang nagpahiwatig na isa nga siyang antikristo. Ganun. Base po yan sa pagkukumpara ng mga nakasulat sa Biblia at ng kanyang mga turo sa kanyang mga miyembro. So, bago natin umpisahan yung video na ipinasa sa atin, basahin muna natin ang John 3:16. Ito, alam na ito ng lahat ng mga Bible readers. Okay, John 3:16, sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po sa talatang ito mga kapatid na mayroong dalawang persona na author ng ating kaligtasan. Una po ay yung Diyos na ang sabi, mayroong malaking pagsinta sa sanglibutan. Inibig niya ang sanglibutan. So itong Diyos na ito na umibig o may malaking pag-ibig sa sanglibutan, ibinigay ika niya yung kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya doon sa buktong na anak na ibinigay niya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dalawang persona yung dapat nating makilala sa talatang ito. Yung Diyos at yung kanyang anak na ibinigay. Dalawang entity. Iba yung Diyos na nagbigay at iba yung anak na ibinigay. Tandaan niyo po yan. Hindi naman sinabi dyan na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na siya din yung anak na yon. Hindi naman ganon. Hindi naman sinabi dyan na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ang sumampalataya ay huwag mapahamak. Alright. Ganon. Dalawang entity yung tinutukoy dyan. Yung nagbigay at yung ibinigay. So maliwanag po sa atin yan. Ang tanong natin ganito, ano kilala po pa kaya ako ni Tinay Kibuloy? Ang mangyayari kapag inilaglag mo yung isa dyan sa dalawang persona na yan, ano mangyayari sa'yo? O ano ang tawag ng Biblia sa'yo? Pakinggan ninyo dito sa unang Juan chapter 2 verse 22. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa anak. So yung tumatanggi sa ama at sa anak, antikristo daw yon sabi sa Biblia. Dapat kasi dalawa eh. Hindi mo pwedeng alisin yung ama at yung anak ang itira mo. Or alisin mo yung anak and then ang tatanggapin mo lang is yung ama. Ibig sabihin, eh, dapat dalawa. Okay, continue. Dapat dalawa. Wala kang aalisin dyan. Antikristo ka kapag gano'n ang ginawa mo. Ganon? So balik tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
Tanungin naman natin ang grupo ni Kibuloy. Ano ang paliwanag nila dyan sa John 3:16? Ito, pakinggan ninyo. Ako ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay maliligtas, at kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay-buhay na walang hanggan. Kahit patuloy po tayo sa panonood sa lahat ng programa ng hinirang na anak ng Diyos, dito lamang sa Sunshine Media Network International. O, post natin sandali dyan. Narinig nyo ba yun, mga kababayan? Sino daw yung ama na nagpadala o nagbigay ng anak? Ano sabi nung speaker ni Kibuloy dyan? Ako ang everlasting life. Ako ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay maliligtas, at kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay-buhay na walang hanggan. Kahit patuloy po tayo sa panonood sa lahat ng programa ng hinirang na anak ng Diyos. Hinirang na anak ng Diyos, si Kibuloy yun, pakilala nyo. Okay, sala yun. Okay, dito lamang sa Sunshine Media Network International. O, post natin sandali dyan. Narinig nyo ba yon, mga kababayan? Narinig. Sino daw yung ama na nagpadala o nagbigay ng anak? Ano sabi nung speaker ni Kibuloy dyan? Ako ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo. Yun daw ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ daw yung ama. Tapos, ano sabi niya? Sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay maliligtas. Kikibuloy yung pinadala. Narinig niyo? Ang sabi niya, yung ama na si Jesucristo ay nagpadala ng hinirang na anak. Nandito yung pandaraya, mga kababayan. Ano ibig sabihin ng hinirang na anak sa Ingles? Appointed son, di ba? Ang sabi niya, ang ipinadala daw ni Jesucristo na ama, eh yung hinirang na anak. Eh kung babasahin mo yun dyan 3:16, wala namang sinabi dyan na ipinadala yung hinirang na anak eh. Ibinigay. Diba? May sinabi ba dyan ipinadala yung hinirang na anak? Ang nakalagay dyan, ang ipinadala is yung bugtong na anak. Hindi hinirang na anak o appointed son. Ganun. Nakita nyo kung paano binaboy ng kingdom ni Kibuloy ang Biblia? Bugtong na anak ang ipinadala, hindi yung hinirang na anak. Wala nun. Imbento lang yon yung salitang hinirang na anak. O, pag tinanong mo sila, sino daw yung hinirang na anak? Na ang sino mang sumampalataya doon is maliligtas daw. Commercial mo lang kay Kibuloy. Okay, continue. Paano mong gusto mong malaman kung paano ako naging appointed son of God? Paano? Malaking usapin yun. 5 years yun sa Tangayong. 1 year sa Kitbo, 5 years sa Tangayong. Bago ako itinanghal na anak. Sa makatwid, ang paniniwala ng mga nasa KOJC ay si Jesus daw yung ama at yung anak na ipinadala ay si Kibuloy. Na ang sumampalataya kay Kibuloy ay huwag mapahama kundi sila daw ay magkong gusto ni Kibuloy ang Biblia. Bugtong na anak ang ipinadala, hindi yung hinirang na anak. Wala nun. Imbento lang yon yung salitang hinirang na anak. O pag tinanong mo sila, sino daw yung hinirang na anak? Na ang sino mang sumampalataya doon is maliligtas daw. Paano mong gusto mong malaman kung paano ako naging appointed son of God? Paano? Malaking usapin yun. 5 years yun sa Tangayong. Ganun. 1 year sa Kitbo, 5 years sa Tangayong. Bago ako itinanghal na anak. Sa makatwid, ang paniniwala ng mga nasa KOJC ay si Jesus daw yung ama at yung anak na ipinadala ay si Kibuloy. Napatawa ako, mga kaibigan, ha? Napapatawa dito kay Kibuloy. Okay, na ang sino mang sumampalataya kay Kibuloy ay huwag mapahama kundi sila daw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gano'n? Ito, matindi tong claim na to eh. Napakatindi nito. Ito talagang blasphemy, mga kapatid. Matindi yan. Kusa matindi. Sino ka ba? Yung anak, ipinako sa cross yun. Eh ikaw sino ka ba? Hindi ka naman ipinako sa cross, Kibuloy. Nagpayaman ka nga eh. May kaso ka pa ng human and sex trafficking eh. Gano'n? Diba? May money laundering ka, may immigration fraud at kung ano-ano pa. Ay, yung tunay na anak ng Diyos, kahit unan walang pambili yun. At nung nililitis siya ni Pilato dun sa korte, walang ma-charge o maisampa sa kanya, di ba? Eh ikaw,
Saan pater ba ang kaso mo? Napakayaman mo pa. O paano ikaw yung anak? At walang hinirang na anak, walang appointed son sa Biblia. Ang ipinadala ay begotten son. Buktong na anak, hindi appointed son. Eh kung ipagpipilitan nyo na si Kibuloy ang dapat sampalatayanan, eh di bali nang di ako baligtas. Baka maawa pa sa'yo ang Diyos kapag hindi ka sumampalataya dyan. Eh kasi tiyak, maiimpirno ka kapag sumampalataya ka dyan kay Kibuloy eh. Bakit? Eh tao lang yan eh. Tao lang yan eh. Marami pang kaso. Tapos Antikristo pa. Bakit Antikristo? Biruin mo, inalis niya yung ama. Ang ginawang ama ay si Kristo at yung sarili niyang ginawa niyang anak. Ay, dakot talaga naman ito si Kibuloy. Alright, yan mga kaibigan ang nagtitrending ngayon. Ulit ko, reaction video lang tayo dito sa ang kakilakilabot na panalangin ni Kibuloy. Okay, alright. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Bago to, bagong style to mga kaibigan. Okay, subscribe. Thank you, bye-bye.